إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد Mga sulugko kanwagam Islam at anan ng pamalitaya kan Allah subhanahu wa ta'ala na umana ba nung sutimpo as gay abarakat amana sunya ba agay agay no Jum'a amana kalipin bitala sa maya kapun sa nyaba agay na nyaba ibagkagin mga miskinan ugay dan tuwa hadith na malubay in tuwa hadith madakali kalbihan nunya ba agay ugay na malubay inya ba agay na mana ibagkagi ng mga miskin kagina adin ahadith ay nalabit amin to ba ugay na suntu ahadith na malubay pero mga kapatid sa panampalatayang Islam nais ko lang pong ipaalam na Tagalog po ang gagamitin ko ngayon dahil po sa ang nanonood po sa aking khutba ay hindi lang po dito sa Cotabato City kundi sa iba't ibang sulok po ng mundo so sana po ay maunawaan po ninyo. Sa araw ng Jumu'a, soon na po na basahin natin ang Suratu Al-Kahf. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Surat Al-Kahf laylatal Jum'ati anara lahu minan nuri baina al-jum'atayn." Ang sino man na basahin niya ang Suratul Kahf sa gabi. Pag sinabing gabi, hindi ibig sabihin na gabi lang ng Jum'a. Kundi sa araw ng Jum'a ay bibigyan ng Allah ng liwanag ang pagitan ng kanyang dalawang Jum'a. At dahil dito, napili kong talakayin at ibahagi sa inyo ang ilan sa mga kwento na napapaloob sa Suratul Kahf. At nakaraang Jum'a, diyan po sa Bagwa 2 o Bagwa 1, ay natalakay ko ang kwento tungkol kay Dhulqarnain. Ngayon naman ay kwento naman kay Musa alayhi salam at kay Khidr na mababasa din natin sa Sura Al-Kahf. Dahil naisip ko po na mas mainam na binabasa natin ang Suratul Kahf kasama na doon na uunawaan natin ang kwento na nilalaman ng Suratul Kahf. Pero ito ba ang tinutukoy sa kahf dito? Ang kahf naman ay ito po ang aking khutba inshallah dyan sa Bulalo pero hindi ko po alam kung saang masjid dyan. Yung kahf, sila po yung tinutukoy sa sura dito. Pero yung sa kwento ni Musa alayhis salam at ni Khidr ay kabilang lamang sila o kabilang lamang ang kwento niya na nabanggit sa Suratul Kahf. Unang mapupulutan natin ng aral sa sura na ito ay ang pagiging mapagkumbaba. Kasi marami sa atin, halimbawa ako po, yung mga teacher ko po ngayon ay maaring estudyante ko na po. Pero ganun pa man, mananatili pa rin na sila po ay irerespeto ko at magpapakumbaba pa rin po ako sa kanila. Maaring na mas maalam na po ako sa kanila, pero sa hindi sa lahat ng kaalaman. Kaya kahit na marami ka ng kaalaman sa anumang field, ikaw man ay engineer o doktor o kaya ay ulama o anumang kaalaman mayroon ka, tandaan mo, huwag mong ipagyabang yan. Kahit na lahat ng score mo sa school ay 100%, ay huwag mong ipagmalaki yan dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa fawka kulli dhi 'ilmin 'alim, na ang lahat ng maalam ay may mas maalam pa kaysa sa kanya. At nangyari ito kay Musa alayhis salam. Si Musa alayhis salam, dito sa Suratul Kahf na ito, nailigtas sila ng Allah mula kay Fir'aun, kasi 12 tribo ang kasama ni Musa eh. 12 tribo. Alam niyo ba ang katangian ng mga angkan o mga kasama ni Musa? Halos lahat ng propeta o majority sa mga propeta ay galing sa angkan ng Israel. Subhanallah. Bakit kaya galing sa angkan ng Israel? Dahil itong mga angkan na ito ang may pinakamatigas na puso. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung may 7 lamang nagyayakap sa kanila sa Islam, lahat sila yayakap sa Islam. Nang ibig sabihin dito, napakahirap payakapin sa Islam ang mga angkan ng Israel. Bakit? Kilala nila ang propeta. Alam nila ang laman ng Quran.
Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Kilala nila ang mga propeta na parang pagkakakilala nila sa kanilang mga anak. Subhanallah. Yan ang katangian ng mga angkan ng Israel. Kaya isa lang, isa si Musa a.s. sa propeta na kanilang kinilala. Pero kahit na kinilala nila, pasaway pa rin sila. Kitang-kita nila sa dalawang mata nila kung paano nagkaroon ng 12 daanan dyan po sa Nile River sa Egypt, dyan sila nakatawid. Pero pagkatawid nila doon, nakita nila yung mga tao na gumagawa ng sinasamba nila sa puno. Sabi nila kay Musa alayhis salam, gawan mo rin kami ng ganyan para sambahin namin. Samantala, kitang-kita na nila kung paano ang mga milagro na ipinakita ni Musa alayhis salam na galing sa Allah. Ganyan katigas ang kanilang mga puso. At sila ang mga tao, yung mga angkan ng Israel, ang madalas na pumapatay sa mga propeta. Pinagtangka nilang patayin si Isa alayhis salam, pero hindi nila napatay kasi ang naipako nila, yung kahawig lang niya. Nilagari nila si Zakaria. Maraming propeta ang kanilang pinatay. At dahil dito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, habang nagkukutba bilang pasasalamat ni Musa alayhis salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkukutba siya. Nagtanong ang isang lalaki mula sa kanyang mga angkan, "Ya Musa, mayroon pa bang mas maalam kaysa sa iyo dito sa ala wajhil ard? Hal hunaka a'lamun nas ala wajhil ard ghayrak? Ya Musa, mayroon pa bang mas maalam kaysa sa iyo?" So si Musa, alam niyo naman, naghato lamang si Musa ayon sa abot ng kanyang kaalaman. Bakit? Wakallamallahu Musa taklima. Si Musa alayhis salam ay kinakausap siya ng Allah ng direkta. Walang pagitan. Direkta niyang kinakausap ang Allah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan na siyang kinausap ng Allah ng direkta, pero madalas na kinausap ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan ni Anghel Jibril alaihi salam. Pero si Musa alaihi salam, direkta siyang kinakausap ng Allah. Pero sa pagkakataong ito, ipinadala ng Allah si Jibril alaihi salam sa sagot. Dahil sa sumagot si Musa alaihi salam, "La, wala nang mas maalam pa sa akin." So, pinadala ng Allah si Jibril a.s. kay Musa a.s. at pinagsabihan niya. Kasi bakit? Hindi niya inugnay ang kaalaman sa Allah. Hindi niya sinabi, "Wallahu a'lam." Pag mayroon kang bagay na hindi alam, ang tamang sagot, "Wallahu a'lam." Sabi nila, mangmang ka daw pag sinabi mo yun. Alam mo, ang sinuman, sabihin niya, ang salitang, "Wallahu a'lam," yan ay sagot na. Kaysa na masasagot ka na walang alam. Marami kang maliligaw. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pang mas maalam sa iyo, ya Musa. Ang pangalan niya ay si Khidr. Sabi niya, "Ya Allah, paano kong malalaman? Paano ako makakahanap o makakapanaliksik ng kaalaman sa taong yan? Ano ang tanda?" Kasi siyempre noon wala pang cellphone, walang ICOM, walang mga signal para malaman kung saan mo imi-meet yung tao. "Ano ang palatandaan niya, Allah?" Sabi ni Musa alayhis salam, "Para matagpuan ko ang tao na yan na inutusan niyo po ako na hahanapin ko para manaliksik ng kaalaman." Nangangahulugan ba ito na si Musa alayhis salam ang pinakamaalam? I mean, yung si Khidr? Hindi po. Kaya lang, may alam si Khidr na hindi alam ni Musa alayhis salam. Kailangan niyang alamin. Kaya nga sinabi ni Qatada, mayroong kaalaman si Khidr. Sabi ni Qatada, "Wakad u'tiya Khidr ma'rifata bawatin ma'uhiyat ilay." Binigyan si Khidr ng kaalaman na ilmul ghaib. Ibig sabihin ng ilmul ghaib, mangyayari pa lang, alam na ni Khidr. Binigay ito sa kanya ng Allah. Ano ang tanda para makita sila? Ayon sa hadis ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim, magdadala ka ng isda galing sa dagat na ang isda na yan ay tuyo na. Dadalhin mo yan at matatagpuan mo si Khidr kung saan nagtatagpo ang tabang na tubig at saka maasin na tubig. Yung dagat at saka tabang kung saan sila nagtatagpo. Matatagpuan mo siya dyan. Yan ang tanda. Ibig sabihin, ang gagawin ni Musa alayhis salam, lalakbayin niya ang gilid ng dagat. Qala li fatahu. Si Musa alayhis salam, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayni aw amdiya huquba."
Hindi ako titigil, sabi ni Musa alayhis salam sa kanya, kasi sinabi niya sa kanyang kasama. Sino yung kasama niyang bata? Nagkaroon ng tatlong opinion ang ating mga ulama kung sino yung bata na nakasama ni Musa alayhis salam. Sabi nila, ang bata daw na yun ay kaya tinawag doon na bata kasi tagalingkod niya. Ayan ang unang opinion ayon sa tafsir ni Imam Qurtubi at tafsir ni Ibn Jarir al-Tabari. Pangalawa, sabi ng ating mga ulama, na ang kasama niyang bata ay anak ng kanyang kapatid na babae. Pangatlo, at ito ang kurik na nabanggit sa hadith ni Ibn Abbas, na ang pangalan ng batang ito ay apo ni Yusuf alayhis salam na si Yusha bin Nun. Yan ang kanyang kasama, yung batang to. So, yung anong palatandaan para matagpuan niya si Khidr? Ang palatandaan, yung isda na tuyo na napatay na ay mabubuhay doon sa lugar na yun na kung saan nagtatagpo ang tubig ng tabang at tubig ng asin, yung alat. Doon. So, siyempre, napakalayong lalakbay ng dagat. Mas malawak ang dagat kaysa lupa eh. Sabi ni Musa alayhis salam sa kanyang kasama, kasi nagsama siya ng kanyang kasama, "When qala Musa li fatahu," sinabi ni Musa alayhis salam sa kanyang kasamang bata na si Yusha bin Nun, "La abraw hatta abluga mazma'al bahraini aw amdiya hukuba." Hindi ako titigil hanggat hindi ko matatagpuan si Khidr. Ganun ka porsige si Musa alayhis salam sa pananaliksik ng kaalaman. Ang hukuba, sabi ni Abdullah bin Amr o Umar, na ang hukuba kahit na 80 taon ang lalakbayin ko, hindi ako titigil. Si Mujahid ayon sa kanyang tafsir kahit na 70 years. Pero sa ibang tafsir ng ating mga ulama, gaya ni An-Nuhas at iba pang mga scholar ng tafsir, ay kahit na hanggang kamatayan, hindi ko titigilan hanggat hindi ko matatagpuan si Khidr. So naglakbay na sila nung bata. Nakalagay sa plastic o sa basket yung isda. Habang sila ay naglalakbay at sinusundan nila yung gilid ng dagat, napatigil sila doon sa isang lugar na kung saan may mga bato. At humiga doon si Musa alayhis salam. Itong bata, gising. Nakita niya yung isda na lumundag. Ayon sa libro na Kitabul Arus, nagwudo si Musa alayhis salam at pumatak ang tubig doon sa mula sa kaniyang balbas at nahulog doon sa isda at biglang lumundag yung isda at nabuhay. Pero si Musa alayhis salam nakatulog na sa oras na yan. Alam niyo nangyari doon sa isda. Falamma balaga mazma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Subhanallah. Nakita nung bata yung isda na dumaan doon sa tubig ng dagat, nagkaroon ng butas at walang tubig. Nagkaroon ng butas yung tubig kung saan yun yung dinaanan ng isda. Yun ang miracle na nangyari na dinaanan ng isda. Sabi ni Imam al-Bukhari ayon sa hadith na yung lugar na yun, lahat ng mabubuhusan o matatalsikan ng tubig, ainul haya, nabanggit sa hadith ni Imam al-Bukhari na nabubuhay lahat ng anumang matapunan ng tubig na yun o matalsikan ng tubig na yun. Tinawag na ainul haya. Kaya nagkataon na doon dumigil si Musa alayhis salam. Pero hindi ginising nung bata si Musa alayhis salam habang tulog. Kaya nung nangyari, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay kinabukasan. Gabi yun ha, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Kinabukasan, sabi ni Musa alayhis salam sa Quran, "Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba." Nung malagpasan na nila yung lugar kung saan sila nagpahinga at kung saan lumundag yung isda doon, sabi ni Musa alayhis salam sa kanyang kasamang bata, "Atina ghadaana," ibigay mo na sa atin yung ating pagkain. Breakfast ayon sa ibang tafsir, tanghalian ayon sa ibang tafsir, "Laqad laqina min safarina hadha nasaba." Sabi niya, ibigay mo na yung pagkain. Ngayon, hinanap ni Musa yung isda. Subhanallah, hinanap niya yung isda. Sabi niya, "Saan yung isda?" "Qala ara'ayta id awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an nadhkura." Sabi niya, "Subhanallah. Hindi kita ginising tulog ka, bali nakalimutan ko sabi niyang sabihin sa iyo na yung isda lumundag kung saan tayo, saan ikaw natutulog." "Qala dhalika ma kunna nabg." Sabi niya, "Yan na yung hinahanap natin. Babalikan natin." "Fartadda ala asarihima qasasa." Sinundan nila yung
mga apak ng kanilang pa, yung bakas ng kanilang pa. Binalikan nila yon. Kasi yun ang inaanap ni Musa alayhis salam. Habang binabalikan nila, binabagtas nila yung daan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, namangha si Yusha bin Nun. Kasi bakit? Sabi niya, kala araita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an nadkura wattakhada sabilahu fil bahri ajaba. Nagtaka ako, sabi niya, ya Musa, kasi yung isda na lumundag, nung pumasok doon sa tubig, nagkaroon ng butas. Kung ibig sabihin, may tanda doon sa dinaanan ng isda. So binalikan nila yon. Fawajada abadan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Natagpuan niya si, sa hadis ni Imam al-Bukhari, natagpuan niya si Khidr. Bakit siya tinawag na Khidr? Galing sa salitang akhdar. Sabi sa tafsir, ayon sa hadis ni Imam al-Mujahid, pag daw nagsasala si Khidr, nagkakaroon ng damo, kulay birdi ang kanyang kulay, green ang kanyang palibot. Ayon sa hadis ni Imam al-Bukhari, kapag daw siya ay nagtambay, kung saan siya umupo, tumutubo ng mga kulay berde. Sayon sa ibang mga tafsir ng ating ulama, nabanggit ni Al-Qurtubi na nakasuot siya ng kulay berde, kulay green, habang siya ay nakahiga sa isang bato na kung saan doon nahiga si Musa alayhis salam. At sa may bandang paanan ni Khidr ay mayroong, ano bang tawag dyan, yung tubig na sa Maguindanao na bulyok. Umiikot ang tubig doon sa may gitna ng dagat. Doon sa paanan banda ni Khidr. Binati niya si Khidr, salamu alaikum. Kasi iniisip niya, yun ay si Khidr. So sinagot ni Khidr. So nagkausap sila, ikaw ba si Khidr? Sabi niya, ikaw ba si Musa? Siyempre, bawat sila inutusan ng Allah. Dito, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Saan ba nangyari ang pagtatagpong ito? Pero siyempre, hindi ito mahalaga. Pero kaalaman lang, saan nangyari ang pagtatagpong ito? Sabi nila, ang dagat daw na ito ay matatagpuan sa Kulzum, diyan po sa Egypt. Meron naman nagsabi mula sa tafsir na ang pagtatagpuan ito ay naganap sa pagitan ng dagat ng Rome at saka sa dagat ng Persia, which is ito po yung Iran. Sa bandang silangan ng Persia o Iran at sa bandang kanluran ng Rome, diyan po nagtagpo yung dagat. Sa ibang mga tafsir, sabi nila, ang dagat daw na ito na nagtatagpo ang Tabang at saka yung Alat ay sa bandang pinakadulo ng Morocco. Yan ang mga tafsir ng ating mga ulama. Pero hindi mahalaga yun. So nung magtagpo sila ngayon, ayon sa ibang tafsir, pinauwi na ni Musa alayhis salam yung kasama niyang bata na si Yusha bin Nun. Pinauwi na niya. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Sabi ng ating mga ulama, ginawa namin, natagpuan ni Musa alayhis salam si Khidr na ginawa namin propeta at binigyan namin ng kaalaman na mangyayari pa lang. Sabi sa kanya ni Musa alayhis salam, halattabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Sabi niya, pwede ba akong sumama sa iyo para turuan mo ako sa kaalaman na mayroon ka? So si Musa, si Khidr, siyempre si Khidr inutusan din siya ng Allah para hanapin din si Musa alayhis salam para maging kumpleto ang kanyang misyon. Pero may condition si Khidr, may condition si Khidr. Sabi ni Khidr alayhis salam, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kaya lang hindi ka makakatiis pagka makasama mo ako. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Paano ka makapagtitiis sa bagay na hindi abot ng kaalaman mo? Sabi ni Musa alayhis salam, qala satajiduni insha Allah sabira wa la a'si laka amra. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Khidr. Insha'Allah, alam niyo magsalitang insha'Allah, pag nagsalita ka ng insha'Allah, hindi sure. Pero tutulungan ka ng Allah. Pero hindi yung hindi sure na ano, wala, yung sa puso mo, walang sure. Sure mo sa puso mo, pero ang kapahintulutan ay nasa Allah. Kailangan mong banggitin ng insha'Allah. Kasi Musa alayhis salam, sabi niya, insha'Allah, magsasabar ako, insha'Allah. Ibig sabihin, hindi niya masigurado na 100% magagawa niya yun. Kaya pag sinabi mong insha'Allah, hindi 100% pangako yan. Pero tutulungan ka ng Allah na matupad yan.
Kaya nga ipinapanang Allah yung sa suratul Kahfi. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Kaya ya Muhammad, sino tayo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huwag mong sasabihin na gagawin ko ito bukas maliban sundan mo nang inshallah. Kasi pag sinusundan mo nang inshallah, lahat ng bagay na gagawin mo sa mga future, tutulungan ka ng Allah na matupad yan. Pero kung walang inshallah, madalas yan hindi natutupad. Okay, nagsama na sila. Fantalaka. Diba, nasa gilid sila ng dagat? Dumaan ang isang barko. Sabi ng sa tafsir, ang barko na ito ay minana ng mga miskin, mahihirap ng mga bata. Sabi sa tafsir, sa kahulugan ng aya, ang barko na ito ay pag-aari ng mga mahihirap na mangingisda. Fantalaka hatta idha rakiba fis safinati kharaqaha. Bago sila sumakay, nakita ni Khidr yung ibon na uminom doon sa dagat isa o dalawang beses nakra o nakrating. Sabi niya, Musa, nakita mo ba yung ibon na uminom ng tubig? Nabawasan ba ang dagat? Sabi niya, wala. Ganyan ang kaalaman ko at kaalaman mo, hindi nabawasan ng kaalaman ng Allah. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magmalaki. Nung sumakay na sila ng barko, biglang binutasan o sinira ni Khidr yung barko. Binutasan niya o sinira niya. Alam niyo, ang propeta hindi nakakatiis yan pag nakakita ng isang mali. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Sabi niya, bubutasan mo yung dagat, lulunodin mo yung may-ari ng barko na to. Binigyan tayo ng libre na pagsakay tapos bubutasan mo lang. Anong usapan nila? Hindi sa pwedeng magtanong anuman ng kanyang makita. Pero si Khidr, si Musa alayhis salam, hindi yan makakatiis kasi propeta yan eh. Qala la tu'akhidhni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Sabi niya, wag mo kong husga, wag mo kong magpatawarin mo na ako sa bagay na hindi ko na control. Kumbaga, hindi ko nakalimutan ko na may usapan pala tayo. So palagpasin mo na sa akin 'to. So sabi ni Khidr, sige. So naglakbay na sila. Fantalaka. So hindi ipinaliwanag ni Khidr bakit niya ginawa 'yon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Subhanallah, napadaan sila sa mga batang naglalaro. Ayon sa hadis ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim, at sa tafsir ni Imam al-Qurtubi, alam niyo ba yung ginawa niya sa bata? Ang batang ito, ang pangalan niya, maraming pangalan na nabanggit ng mga ulama. Sabi nila, ang pangalan ng batang ito ay si Shamaun. Sabi naman nila, si Jason. Sabi sa ibang riwaya, Haisun, ang pangalan ng bata. Tumakbo ang kasama ng mga bata at kinuha ni Khidr yung bata at hinawakan niya. Pagkatapos, pinukpok niya ng bato sa ulo, pinahiga niya at kanyang kinatay at tinanggal ang ulo ng bata. Subhanallah, ganun katindi ang ginawa ni Khidr, nabanggit sa tafsir ni Imam al-Qurtubi. Hindi matanggap ni Musa yun. Siyempre, pagpatay. Qala katalta napsan zakiyatan bighayri napsin lakad di'ta shay'an nukra. Bakit mo pinatay ang batang wala pang kamuang-muang? Yan ay isang karumal-dumal na pagkakamali. Qala alam maqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hindi ba sinabog sa Musa na hindi ka makakatiis? So dito naman, nagkamali naman si Musa. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni udhra. So ito mga kapatid, ha, sa mga nagtatrabaho, sa may mga katulong, sa may mga nagtatrabaho sa kanila, pwede niyong pagkunan yung kaalaman ito. Binigyan niya hanggang dalawa. Ibig sabihin, may warning, may final, ay may semi. Then pagka umabot ang pangatlo, eh pwede mo nang tanggalin pagka hindi paulit-ulit pa rin yan. Kasi pinagbigyan niya hanggang dalawa eh, dito sa ayan na to. Sabi ni Musa alayhis salam, pag nagtanong pa ako sa iyo ulit, huwag mo na akong isama. Pag nagtanong pa ako sa iyo ulit, huwag mo na akong isama. Kasi ang usapan nila, makita ang makita, walang anumang katanungan. Fantalaka. Hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Dumating sila sa isang baryo, isang barangay, gutom na gutom silang dalawa. Kaya lang, humingi sila ng tulong sa mga tao para pakainin sila, hindi sila tinulungan. So dito, ang kaalaman dito, hindi ibig sabihin na ginawan ka ng masama at hindi ka tinulungan, ay magbabawi ka na. Kaya nga sabi ni Qatada sa tafsir na ito, sharru al-qaryati, pinakamasamang barangay na kapag may bisita sila, hindi nila pakikitunguhan ng mabuti ang kanilang bisita.
hindi nila i-welcome ang kanilang bisita. So hindi sila pinakain, so umalis na sila at napadaan sila. Nung napadaan sila sa isang padir, ang, alam niyo ba ang padir nito? Sabi sa tafsir, ang taas doon niya ay 500 meter. Napakataas, natumba yun. 500 metro ang kanyang ang taas ng padir na ito. At sabi niya kay Musa, halika't patayuin natin. Fa'arada iyang kadda fa'akama. Sabi ni Musa, kung hihiling sana tayo ng kapalit dito bago natin itayo yan. So sabi ni Khidr, hada firaku baini wa bainik wa saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati alayhi sabra. Sabi niya, ito na yung huling pagsasama natin. Pero ikukuwento ko sa iyo ano ang dahilan kung bakit ginawa ko mangayon. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kaya ko binutasan yung barko kasi mayroong hari, ang pangalan ng hari ayon sa hadis ay si Hadad bin Madad. Si Hadad bin Madad ang pangalan ng hari ayon sa tafsir. Na ang hari na ito, lahat ng magagandang barko ay inaago niya. Mapapadaan tayo, sabi niya doon. Kaya binutasan ko para magkaroon ng diferensya yung barko para hindi niya kunin. Kaya bilang tulong natin sa may-ari ng barko na miskin, sinira natin para sa kanilang kapakanan din. So yan yung bagay na hindi mo alam yan, Musa. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Yung bata na yun, wala pa sa tamang edad. Hinawakan ni Khidr dito sa kanyang likuran, nakalagay dito sa kanyang likod, ayon sa tafsir, na kafirun la yu'minu abada. Na kapag lumaki ang batang yun, ay kafir at hindi kailanman magmumuslim. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ zakata wa akraba ruhma. Ninais natin na palitan sa kanila ng Allah sa dalawang magulang na yung batang yun para hindi na lumaking pasaway at kafir. Kaya bilang habag sa kanila magulang, pinatay natin. So ito ang tanda na si Khidr ay propeta. Kasi hindi gagawin ito ng propeta, biruin mo, mangyayari pa lang, alam na niya eh. Sabi ni Ibn Abbas, biniyayaan ng Allah yung dalawang magulang na ito ng babae at nagkaanak ng propeta. Ayon sa ibang mga tafsir, nagkaanak daw ng 70 propeta, pero sabi ng mga ating mga ulama, hindi ito totoo. Bakit? Dahil ang karamihan sa propeta ay mula sa angkan ng Israel. Tungkol naman doon sa padir na natumba, ay hindi dahil para doon sa mga tao yung padir na yun, kundi mayroong dalawang bata, wakana abuhuma saliha. Yung kanilang magulang ay mananampalataya. Sabi ng ating mga ulama, kapag daw mananampalataya ang magulang o sino man, ay pangangalagaan ng Allah ang anumang iyong naiwan. Halimbawa, ikaw magulang, mananampalataya ka, tapos may kayamanan ka at mayroon kang anak at hindi alam kung nasaan yung iyong kayamanan. Dahil sa pananampalataya mo, pangangalagaan ng Allah ang anak mo sa kanilang paglaki at pati ang kayamanan na naiwanan mo sa kanila kahit na sila ay bata pa. So dito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ammal jidaru fa kana lil ghulamayni yatimayni fil madina wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka yabluga shuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu min amri an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Yan yung hindi mo natiis. Kaya sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung nakatiis lang si Musa, marami sana tayong natutunan mula sa pagsama ni Musa kay Khidr. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa masara ala nahjihi wa kafa thumma amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, uulitin ko, marami kasi marami na tayong nakasanayan sa masjid sa kabila, tinalaki ko rin to. Sabi ko sa pag-uwi ko, sana maituro ko to sa mga tao, yung pong pagdudua. Yung pong pagdudua pagkatapos sa pangalawang khutba ng imam,
at tayo po ay nagtataas ng kamay, ay wala pong dalil. Wala pong katibayan. Hindi po yan ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sunna po talaga, pag tayo ay nagdua, nagtataas tayo ng kamay. Yan po ang sunna. Maliban po sa araw ng Friday. Dahil sa araw ng Jumaa, nagdudua ang propeta pero hindi siya nagtataas ng kamay. Dalawang beses o tatlong beses lang po nangyari na nagtaas siya ng kamay dahil ang imam ay nagdua para sa ulan. At ang tawag doon ay dua al-istisqa. Nagdua siya, tinaas niya ang kanyang kamay, bago pa man may baba ang kanyang kamay, ay nabuhos na yung tubig ng ulan sa kanyang katawan. Pangalawang dua, dua al-istisha, para patigilin ng ulan. Pero wala na pong naitala na nagdua ang propeta sallallahu alaihi wasallam maliban doon. At ang isa sa dalil na ito ay bid'a, isang tabi'i nakita ng sahaba na habang nagkukutba ay nagdudua, nagtaas ng kamay, pinagalitan siya ng sahaba. Sabi niya, kailanman ay hindi ko nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagtaas ng kamay. Maliban sa ganito lang sabi niya. So yan po ang sunna. Ang sunna po ay hindi magtataas ng kamay pag nagdua ang imam. Sallu ala nabiyikum. فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur almustada'ifina fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wala mudillin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqim as-salah.